ang Subay, Cardona, Rizal ang sentro halos ng iba't ibang barangay, isla ng Binangonan at saka ng Cardona. So bali ang Catalina Salazar National High School ay matatagpuan po dito sa Subay, Cardona, Rizal, kaya napakahalaga ng pagkakaroon dito ng high school. Dahil bago makapag-aral yung iba minsan, pupunta pa sila ng Binangonan, tatawid ng dagat, para lang sila makapasok ng high school. Napakaswerte namin kasi kahit isla, nagkaroon kami ng high school. Kahit naman yung mga magulang naman na taga ibang lugar, willing silang tumulong kasi kasi naman magpaaral sa malayo, ay di dito na lang. Kung iisipin mo itong Subay, itong islang, ito malapit lang to sa Manila eh. Pero parang isolated pa rin, ano, ang tagal ng aming tulong na ano, hindi kami nararating agad. Yung room po na naranasan ko doon ay binabaha siya, nagla-landslide. Aside from nagla-landslide, pumapasok po yung ahas. Naglagay po ako ng lambat. Kung napansin niyo po yung lambat na naka-screen, ako po yung author ng lambat na yon. Sa akin po nagsimula yung lambat na yon. Lagyan ko ng una lambat. Sabi ko, aprobado yata. Ginawa ko pa po yung kulay green. Eh, natapos po yung year 2005 hanggang sa makunan pa ako kasi nag-landslide. Nakunan ako noon kasi kumbaga sa noon, nasubrahan ako siguro ng pagod kasi gawa po nung nag-landslide, puno siya ng putik. Tapos po itong dito, ito po ang delikado na maaari po yung bumagsak. Kasi ngayon tag-ulan na ito, isang ano lang ng buhos ng ulan niyan o ilang buhos ng ulan, lalo na pagka malakas po na bagyo ang umano sa atin, din po namin alam kung ano po mangyayari po diyan. Pag narating nyo ang Catalino, doon nyo po makikita kung anong hirap. Ayun, nagdumating sila. Nakita nila yung kalalagayan ng mga bata. Umuulan. Ganun po. Walang dingding. Pinapasok ng ahas. Pagdating po sa kakulangan ng mga facilities ng paaralan, talagang napakalaki ng epekto sa pag-aaral ng mga bata. Kasi una, sabi nga, hindi makakapag-aral ng maayos ang mag-aaral pag ang classroom nila ay hindi conducive for learning. Ito pong Catalino National High School sa Barangay Subay, isa po sa napili namin na sana'y matulungan kasi ito pong nakatay may malaking problema about sa repair ng school, saka po sa mga pathway nila, tsaka may danger area po naman kasi dapat na talaga pong ang bata po ay nasa risk na lugar. Alam natin na ang DepEd, ang laki ng pera, ang laki ng budget, bakit hindi bumababa? Mababasan natin lahat yon sa website. Tapos makikita mo sila ganito. Noong pong punta namin ito, wala pong bakor. Saka po bato-bato. Ito pong lugar na talagang danger area kasi pagka po naglakaw ang bata, gumuguho po ang lupa. Unang visit namin, ito po ay talagang kumbaga sa ano, bagbag damdamin kasi batuhan, bako-bako, tsaka wala pong gantong bako. Ano ba ang reason at may ganito ang check my school? Ang sabi namin, amin po lang tinatanong kung may pagbabago ba, may nagaganap ba, may rumarating ba na tulong galing sa gobyerno, pero hindi po kami ang tutulong kasi may constructive engagement kami para lamang pong way, para instrumento, para kung makuha namin yung mga napupunta o hindi napupunta, di po ba? Nung dumating ang check my school, after ilang month siguro, ayun, biglang dumating yung contractor at sabi nga, i-construct na nila yung riprap. Noong pong year 2013, nagpasa po ng request ang PTA, katulong po ang principal, tungkol po sa proyektong to para matulungan ng school, tungkol po sa kalsada at saka sa fence. Narumating po ang check my school sa Catalino Salazar National High School. Buwan lang po, hindi po taon, kasi February po na nyumapa kami rito, na bumalik po kami April, eto na po, buo na. Tuwa ako. Sabi ko nga, ayos ha. Ito siya. May picture ako ng before at ngayon. Pwede ko siyang i-compare. Sabi ko, ang ganda na niya.
overwhelmed, masaya kasi may makakatulong kami pag follow up sa aming mga projects. Kasi before, siyempre, sa PTA, kailangan namin ng fund. E di, lagi kaming may Mr. and Miss. Siyempre, ako ay masaya, natuwa, dahil unexpected. Dahil talagang wala na nga kaming inaasahan. Dahil mismong yung secretary ng governor ang nagsabi na hindi nga raw priority ang Catalina Salazar. Napakahalaga po nung coordination ng PTA, ng school, at saka ng iba't ibang stakeholders, and then the Check My School. Kasi doon talaga maririnig ng lahat yung talagang kailangan ng isang paaralan. Ang malaking tulong nito ay na-enhance ang aming mga kaalaman. Nalaman namin na mas marami pala kaming dapat gawin sa mga eskwelahan. Dapat ipagpatuloy ng Check My School ang gatong programa. At hinihimo ko ang lahat ng ating pamalang lokal, ang lahat ng mga PTA natin, ang mga guro, ang lahat ng mga opisyal ang bayan at ang paaralan na suportahan ito. Pagkat malaking tulong ang nagagawa ng Check My School. Ako pa'y nagpapasalamat sa Check My School sa kumbaga sa ano, mapaparating po yung aming mga hinaing sitwasyon po dito sa isla. Sa ngayon po, medyo nabibigyan po kami ng boses. Talaga pong they give us hope, sabi nga, and then they help us to improve our school.